Maligayang Pasko mula sa Usapang Pantahanan. Ito po si Mami Fem. Maligayang Pasko mula po sa Usapang Pantahanan. Ito po si Mami Narlene. At Hari Nawa, lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan and enjoy the holiday season. Happy Noche Buena! Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year, everyone! Hello, everyone! Hello, Mami Fem! Merry Christmas and a Happy New Year, everyone! Lahat po ng aming mga kausapang pantahanan, magandang araw sa inyong lahat at maligayang Pasko po. At syempre, very prosperous New Year ang ating inaasahan for 2023. Mami Fem, good morning! Have a nice day! Yes, magandang araw po sa inyong lahat. Mami Narlene, Merry Christmas! Maligayang Pasko! Talagang napakasaya naman ang araw na to kasi nataon na talagang Sunday, no? Ay Christmas Day na at ngayong Sabado ay I'm sure lahat po ng ating mga katahanan ngayon ay busy maghanda ng kanilang kakainin mamayang Noche Buena. At syempre ang ating episode ay nagkataon, no? Or itinaon natin na ito'y paghahanda din ng isa sa ating mga paboritong pang Noche Buena at sa inyo ng Arasa family. Yun ang maganda dyan. Kung mapapanood ngayon pong Kapaskuhan sa ating pong cooking series number 34 featuring Christmas healthy treats ay ang gagawin ng Arasa family. So ang Arasa family po ay binubuo ng ni Daddy Aldrich, ni Mami Lala, at ng kanilang cute na anak na si Royce, at si Grandma Lil, at kanila pong idedemo sa atin ang kanilang paboritong dessert ng pamilya, ang walang kakupas-kupas na Mango Graham Cake, Mami Narlene. At syempre, during their demonstration, ay meron silang mga magagandang kwento sa atin. Kaya naman, this is a unique cooking activity sapagkat kanilang i-highlight hindi lamang yung kanilang favorite dessert, but also yung kanilang mga memorable kwento ng kanilang family. Okay, so let's enjoy and watch the Arasa family demonstrate their favorite dessert, Mango Graham Cake. Hello, Usapang Pantahanan. We are the Arasa family, and we are here to show you how we make our family's favorite dessert, Mango Flow. Okay, Mango Flow. So, gawin po natin yung ingredients. Ito ay isang pack ng graham crackers, isang pack ng crushed graham crackers, dalawang packs ng 250 ml all-purpose cream, isang pack ng 250 ml condensed milk, vanilla extract, at ang importante, fresh sweet mango. Yay! Okay. Okay. So, nagamit po natin yung kailangan natin ng equipment na mixer para sa churning. Okay, so paano po ba siya nalaman na kailangan may mixer? Kailangan may mixer para ma-churn yung on-purpose cream at saka yung condensed milk para kumalasa siya, para magkaroon siya ng body. Okay. Ganun ba yun? Hindi ko rin alam. Pero di ba kasi sabi mo sa work mo, yung mo siya natakmasa na kailangan may mixer para maalas na yung cream. So, gagamit po tayo ng electric mixer para sa mango flute dahil para kapag minix natin yung all-purpose cream at saka yung condensed milk, ma-churn siya, kumbaga umalsa siya. Okay, bakit kailangan maalsa siya? Diba bakit kailangan ma-churn siya? Kasi lumaki ako, wala kami electric mixer. Hindi ko alam.
haluin natin yung all-purpose cream. So, ito, lalagyan na natin sa bowl. Tapos ito. Tapos, kailangan natin ng dripping. Dripping natin. Pagkahalo ng condensed milk sa cream, ano lang next na gagawin? Okay. Haluin natin ganyan. Ayun. So, habang naghihintay Hindi na papansin mo. Ang laway mo, guys. So, ngayon, haluin na natin yung banyan na extra. Anong measurement natin? Balihalo natin yung 1 half teaspoon ng vanilla extract. Okay, so habang maghahalo pa. Kamamalihan mo ba yung tamang pagdisiplina sa ano? No. Kapag sinabing hindi, hindi. Pag oo, oo. Sa kanyang ano, ay meron siyang time na maglaro. May time magdasal, may time mag-aral. At meron siyang time na matulog. Ganon. At saka yung pagkain. Kasi doon kami nag-aaway sa, ano, eh, sa pagkain. Eh. Kasi kung ano gusto niya, yun ang gusto niya. Eh ako, kung ano gusto ko, yun ang gusto kong pagkain niya. So ito pa, ganun pa rin yung childhood ko. Bakit parang hindi ka natutuwa? Yung sa'yo naman ako. Mamali, ano ba yung most embarrassing? Ano ba yung pagkasak mo? Yung ano? Yung... Hindi ko makalimutan kasi yun yung ano eh. Pinag-makeup na ako pag susunduin ko siya eh. Bakit mo naman kasi pinag-makeup? Hindi ko baka susunduin ko sa'yo. Kasi, ano, siguro, nagbubuka ako yung lola. Gano'n siya pag ano. Hindi naka-makeup pag susunod ako sa kanya. Kasi hapon na yun, parang ang lako. Yung pagod na sa maghapon. Yun. At saka ano, yun, iniisip ko lang na ano, yung naalala ko nung sinusunod ko siya sa school. Sa nung high school, ano, di ba? Tapos, yung mga kaklase niya, sasalong bumagin sa akin, pero iba na sila. Andres! Ang ganda raw lang mo! Tapos sabi niya, mga bukas, pag ano sila yung mga mag-makeup ka ha. Kasi nasabihan ako, Andres, ang ganda niyo lang. Oh. So, naman sabi mo, wow! Speechless! So, ngayon, I think ready na yung mixture. Ano na yung next step? Okay. Ayong thick na yung ano, mixture ng condensed milk at saka ng all-purpose cream. Meron na din siyang vanilla extra. Ready na natin ilagay sa container yung ano, yung mango float. Kukuha tayo ng mga drum crackers. Ilagay natin dyan. Tapos cream. And then, lalagay natin yung mangoes. Yeah, so ready na ang ating mango soup. So thank you for sa pagtatahanan and have a good day. Bye. Maraming maraming salamat po sa Araza family. Alam mo ba, Mami Fem, na ang apelyido na family ng Araza ay pwede mo lagyan ng M at sa Bisaya ay Maraza. Ibig sabihin masarap.
Raso family, maraming salamat sa inyong share ng Mango Graham Cake. Alam niyo po ba na ito yung pinakamadaling gawin na pang-dessert natin? At of course, very healthy din yan. Although, healthy but not so healthy, but very, very delicious. Pinagkakagulong po namin yan. Dessert. Yes, actually, okay. this is also one of my favorite dessert, Mami. Kaya lang nung malaman ko yung nutrition facts, parang na-discourage ako. Kaya nga. Maraming mga healthier versions naman na we can try. Minsan-minsan lang naman. Di naman everyday at nagme-mango graham cake tayo. Ayan. So, Mami, ano ba ang origin ng mango graham cake? Base sa research mo. Alright, ang origin po ng Mango Graham Cake, ito po ay mango float or crema di mangga, is a Filipino icebox cake dessert made with layers of lady fingers, broas kung tawagin sa atin, or graham crackers, whipped cream, condensed milk, and ripe carabao mangoes. Yung although pwede naman din yung isang klaseng mango diyan, pero mas maganda yung mango na maasim-asim. Okay? It is a modern variant of the traditional Filipino crema di fruta cake. At ang kagandahan po, mga kausapang pantahanan, hindi nyo na kailangan ng oven pag wala kayong oven. Diba? Minsan, problema natin, gusto kong mag-bake ng cake pero wala naman akong oven. But this time, you can make your mango float or crema di mangga kahit wala po kayong oven. At ito po ay masarap pag syempre malamig, so ilalagay nyo sa fridge. At kung wala rin naman po kayong fridge, wala rin po problema yan. Basta meron kayong styro, lagyan nyo ng maraming ice, ipatong nyo inyong nagawa, presto, lalamig din yan. At ito rin po mga kapatid ay laging nakahanda sa mga table natin because of the manner of preparing na medyo madali-dali siyang gawin. And later, tama sabi ni Mami Fem, very healthy and very not healthy po, but tama, paminsan-minsan, and with moderation. Ayan, Mami Fem. Yes, Mami, I agree with you. Yung dinemo kanina ng Arasa family ay sobrang napakadali lang niyang gawin. Even kanilang anak, no? Participated. Yes. Madali lang talaga siyang gawin. Although, based sa kung inyo pong i-research yung totoong paggawa, no, ng mango graham cake. Sabi nga kanina, it's a modern variant ng crema di fruta. Pag gumawa ka ng crema di fruta, it's sponge cake siya eh. Yes. So, ito yung mga binibake talaga. Pero dahil nga minsan press for time tayo, so maganda na rin yung meron tayong another alternative, which is yung broas o yung graham. Actually, yung graham ang favorite ko eh. Nag-ano talaga siya sa lasa ng cream at ng manga. And of course, tulad na namanggit natin, maraming types pala ito, Mami. Kasi, di ba, usually, ang favorite kasi natin yung mango float eh. Di ba? Yeah. Yung manga. Mm. Kasi iba talaga yung flavor ng manga na yan. Oh, kakaiba talaga. Talagang parang, sabi nga nung isa kong kaibigan na nagpunta sa amin noon at nagkumain kami ng breakfast, naghanda ako ng, alam mo ba yung parang hot cake na manipis, crepe, no? Yung crepe. Yes, a crepe. Cream. At nilagyan ko ng manga. Alam mo, sabi niya, this is a breakfast made in heaven. No? Yes. Nakakaiba talaga yung ano. Yeah, that's another way on how to prepare our mango, no? Kung wala ka namang graham, you can put it in a crepe or in a pancake, no? Yan. And of course, ito palang ating paboritong fruit graham cake ay pwedeng-pwede ito sa, kung kayo po ay taga Baguio at maraming strawberries. Yes. Ako hindi ko pa natikman ito, pero parang gusto kong itry, no? And pwede rin pala siya sa pineapple, bananas, cherries, at saka yung pinaka ang nire-recommend, yung peaches. Yung candy peaches is so good.
no? Pag wala kayong mangga at medyo mahal ang mangga at meron ang peaches, or pwede mo pagsamahin, peaches and mangoes. Nasa sa inyo na po yan. Actually nga, yung sa crema di fruta, ito ay, di ba, yung fruit cocktail siya, iba't ibang klase na. Yeah. Ng fruits, no? In can. Tapos pwede mo siyang ihalo din yung mangga na fresh para may, ano din, may flavor pa rin ng mangga. Yan. Ayan, so mami, ito na, no? Ano naman, mami? Ayan. Ito na. Ng ating paboritong Rehang Mango Cake. Eto na ang katotohanan, mga kausapan, mga kapatid. Ang kanya pong calories ay 355 calories po. Naku, katakot-takot na exercise yan to remove that calories. Pero as I have said, tayo po ay kakain lang nito kung pang special occasion. Huwag na po natin gawing araw-araw na dessert sa bahay. Kahit sabihin natin madaling gawin, pero remember, ayan po ang carbs niya, makikita ninyo. Meron po siyang 38.1 grams carbs. Tapos, ang kanyang fats po ay 20.8. Naku po. At syempre, may protein din naman po, 5.2 grams lang naman. And the rest, okay, meron siyang potassium na 193. It's because of course, the fruits. Sodium may 200 milligrams. Merong, although milligrams na maliliit lang yan, no? Then you have the cholesterol, 69 milligrams. Wala po siyang vitamin A, zero po. Sorry na lang, wala rin pong vitamin C, sorry na lang. Wala rin siyang calcium. Kasi ginagamit natin, hindi naman po. Although iba, ginagamit ay condensed milk, pero hindi rin naman tayo makakaget ng calcium doon sa condensed milk. More on sugar po yun, no? So ito po ang ating makatotohanan about the nutritional facts ng Rehang Mango Cake. Pero, again, let us eat for a special occasion lang. And then the rest of the day, let us go into basic or with no additional fruits, no additional cream or whatever on different fruits like mango, na dapat plain lang kasi ang mango po ay matamis na, or bananas, or cherries, or strawberries na i-plain lang natin para magkita natin at mag-get ang pinaka-nutrition value ng mga prutas. Of course, because of what we added, Mami Fem, meron siyang cream, meron siyang sugar, condensed milk, natural, tataas po ang carbs ng mango graham cake. Na? Parang iniisip ko tuloy mag-gumawa ng healthier version nito. Yes. By using low-fat milk, custard. Yung custard niya, with using low-fat egg, milk. Yun na lang egg, no? And yung pampalapot niya ay cornstarch, no? Yes. Para may lesser angle. I think the sugar, you can substitute stevia instead of the usual sugar. Sige, gagawa ako niyan para ma-enjoy din naman, no? Pero sige, of course, ang base pa rin niya ay yung si Graham. Kasi ano naman siya. Of course. Uh-oh. Actually, Mami, ang Graham, kahit wala siyang halo, isaw-saw mo lang sa mainit ng kape, ay ang sarap pahabulin mo. Totoo yan. Pachoko. Yes. Ayan, so, napaka-sarap na dessert. Handog sa inyo ng Arasa family. From Quezon City. Yan. Taga Quezon City po sila, Mami. And thank you so much, Daddy Aldrich, Mami Lala, kayo, kanilang unico iho na si Royce, at si Grandma Lil, no? Sa kanilang Grandma Lil, thank you for guesting. Napakasayang conversation during their demonstration. I really enjoyed yung kanilang demonstration. Ayan. So, Mami, Darlene, I hope na itong pagtatapos ng taon natin ay naging maligaya, no, ang ating mga kausapang pantahanan. So, kami po ni Mami Darlene ay lubos na nagpapasalamat talaga sa pagsasama natin sa buong taon. Actually, may last episode pa tayo, which is next week. Oo. Okay lang. Meron pa rin tayong masarap na pang ano naman to, Mami, pang New Year, no? And bibigyan namin kayo ng mga tips on how to eat healthier
while having our holiday season with many, many parties. Yes, kasi talagang sa panahon ngayon, parang bawal mag-diet. Yes. Pero ano nga ba ang mga technique, no, na pwede natin yes, gawin? Para naman kahit bawal mag-diet, ay nai-enjoy pa rin natin yung ating mga parties. Yes. Ayan ang magiging topic natin next week. O Mami Narlene, ano naman ang iyong parting words sa ating mga katahanan? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa amin ni Mami Fem. At sana po ang ating mga nagdaang taon na medyo hindi kagandahan ay mapalitan ng isang maraming pag-asa sa 2023. Ang mga nakaraan po ay mga learning lessons po natin yan, and it will help us also for moving forward to a better 2023. Lahat po mag-iingat at lahat po ay sana binagdadasal namin ni Mami Fem na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. And please, if it is not asking too much, please also pray for us ni Mami Fem para tuloy-tuloy po namin gawin itong aming pinakamamahal na aktibidades, ang usapang banlahanan. And of course, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And if it is not asking too much also, please include Lalin's project in your activities for learning, dressmaking, and other home economics craft. And promise, for next year, tuloy-tuloy na po ang aking Lalin's project. Okay, Mami Fem, Merry Christmas and Happy New Year, and everyone out there, enjoy the holiday season, be safe, and diet din pag may time, and exercise too. Yes. Yan ah, maligayang Pasko. Ito po si Mami Fem. Mami Narlene. Dito lang sa Usapang Pantahanan. Bye-bye. Merry Christmas, Merry everyone. Christmas. Happy New Year. Happy Noche Buena later. Yes. And tomorrow.